Magandang hapon po sa ating lahat. Ang ipipresent ko ngayon ay yung mahalagang pesteng insekto ng palayan sa tag-ulan. Okay, ito pong may mga datos po kasi akong ipapakita mamaya doon sa aking mga presentation. Galing po ito doon sa project na PRIME, yung Pest Risk Identification and Management. Ito pong project na to ay nag-identify ng mga risk factor nung kung bakit nagkakaroon ng pest outbreaks. Tapos ay may application po sila para makita yung potential outbreak at saka para maka-formulate sila o makagawa ng management para ma-manage management strategies para po dito sa mga peste na to. Okay. Kikita po nyo sa aking screen, tag-ulan po. Ano po ang naobserbahan ninyo pag tag-ulan? Di po ba maulan? Di po ba? Tapos ay yung ulan po na yan, dahil po sa thunderstorm, bibigay po yan ng nitrogen. Pag po sobra yung nitrogen sa ating palayan, anong mangyayari? Magiging yung mga damo ay tutubo, maaring yung ating ding mga palay ay lalago, di po ba? Magiging conducive or magiging magugustuhan yun ng ating mga peste kasi marami silang makakainan. Di po ba? Mas tataas yung populasyon ng ating peste sa ating palayan kasi yung environment po ay conducive para sila ay makapagparami. Okay. Itong next slide, gusto ko lang ipakita dito yung composition o yung number of living species or mga organism na currently known. Makikita po dito, ang insekto po yung or insects ay out of 1.4 million na organism non-organisms 751,000 po ay mga insekto, so bali 55% po ay composed of insects. Okay, ganyan po sila karami sa ating ecosystem. Okay. Kailan nagiging peste ng palay yung mga insekto? Maari po yung tanongin na ganyan. Ito po yung mga kapag yung populasyon nito ay mas mataas po sa normal o may kakayahang makapag-damage o makapaminsala. Okay. At kapag ang pinsala nito ay nagdudulot ng kabawasan sa ating ani. At kapag ang populasyon at pinsala ay nakikita sa habang panahon at malawak na lugar, makukonsider po natin na yung insekto na yon ay peste. Okay? Ang mga mapaminsalang insekto po ay andito po ay yung mga nilagay ko po dito yung mga major insect pest po natin. Ito po ay makikita natin throughout the crop stages po ng ating palay. So, una po yung green leafhopper o yung berdeng ngusong kabayo. Tapos meron din tayong brown plant hopper or BPH, yung kayumangging ngusong kabayo. Meron tayong rice black bug, stem borer, at rice bug. Yan po yung mga major insect pest. Okay. Umpisahan po natin sa brown plant hopper or BPH. Ano-ano po ang mga katangiang o mga pinsala po nito sa ating palayan? Ang BPH po kasi ay sumisipsip ng katas ng palay na nagiging sanhi ng pagkatuyo ng suhi o ng buong tudling ng ating palay kasi sila ay sucking insects. So maninipsip po sila. And then, yung tuloy-tuloy na pagsipsip ng BPH ay nagdudulot ng pagtubo ng amag sa puno ng palay kasi nagre-release po sila ng honeydew na yun po ay yung makikita natin sa puno ng palay
na parang parang honey. Kaya tinutubuan po ng amag yung ating yung puno po ng ating palayan. Ang tawag po dito sa Nueva Ecija ay ulmog. Okay? Isa pa po ay naglilipat din ito ng virus na nagdadala ng tinatawag na ragged stunt at grassy stunt. Masasabi po nating mataas yung bilang ng BP8 sa palayan. Pag po inobserba, pag nag-monitor po tayo ng ating palayan at naka-obserba po tayo ng 100 o higit pa sa bawat puno nito, masasabi po nating mataas po yung populasyon ng BPH. At makakapagdulot po ito ng pagkatuyo ng palay. Within 2 to 7 days, maobserbahan po natin yung symptom na matutuyo po yung palay na ang tawag po dyan ay heartburn. Okay? Ay yung yugto ng palay na napipinsala ay yung pagsusuwi hanggang bago anihin. Yan po yung dinadamage ng brown plant hopper. Okay, yan ang gustong-gusto nilang stage, yung pagsusuwi tapos yung before na ma-harvest. Ano yung mga kondisyon ng palay na gusto ng BPH? Ito po. Yung variety na may mababang resistensya sa BPH, sa brown plant hopper. Pangalawa po, makapal at masinsin yung tudling ng lipat tanim. Gustong-gusto po nila yung dikit-dikit na tanim ng ating palay. Tapos, yung makapal na sabog tanim, yan po ang gusto nila. Yung taniman na may patubig at yung temperature kung ang temperature po ay 28 to 30 degrees Celsius, gustong-gusto po nila yung ganyang kondisyon kasi ay pagka humid po ang ating environment, gustong-gusto po nila yan. Mas madali po silang magparami at mas active sila sa ganyang kondisyon. Okay? Ito naman po yung yugto ng buhay ng brown plant hopper. So, makikita po na from egg, bago siya maging adult, ay 10 to 20 days. So, yan na po yung complete life cycle ng brown plant hopper. So, imagine po nyo kung yung within 20 days, meron na namang panibagong adult ng brown plant hopper. Tapos, ang brown plant hopper po, maobserbahan nyo, ay meron yung may pakpak, ang tawag po dito, yung Macropterus adult, at yung Brachypterus adult, yun po yung walang pakpak. Kasi po, ay may kakayahan itong insekto na to na mag-adapt po sa kanilang environment. Pag po konti yung pagkain, o kumbaga, mataas na yung populasyon doon sa kanilang kinakainan, nakapag-develop sila ng winged type, yung Macropterus adult. At yan po ay may capacity na lumipat po sa ibang tanim. Okay po. Ito pong data na to ay galing sa PRIME project, kung saan ay naobserbahan nila yung from CAR to region 13 ang occurrence po ng brown plant hopper noong 2013. Makikita po natin dito na from January hanggang October po ay maobserbahan natin na may BPH sa iba't ibang lugar. Okay po. Ito po ay batay sa pag-aaral po na ginawa ng PRIME project. Okay? Kaya tingnan po niyo kung saan kayo region. So makikita po niyo na yung BPH ay mag-a-occur sa ganung buwan.
Okay. Paano po natin i-manage o sa pamamahala ng brown plant tuber? Gumamit po tayo ng rice variety na matibay laban sa BPH. Okay, usually po ang mga bagong release na variety, yan po yung may mga kapasidad or may matibay na resistensya sa BPH. Dapat po sumabay ng pagtatanim sa mga katabing bukid. Ayun po yung sinasabi naming synchronous planting. Dapat sabayan pong pagtatanim. Okay po. Ang susunod, iwasan ang labis na paggamit ng patabang nutrieno. Kasi po, pag sobra yung nitrogen na nilagay natin sa ating palay, magiging malambot po yung katawan or at saka mga dahon ng ating palay. Gustong-gusto po 'yan ng mga insekto, particularly po yung BPH. Tapos iwasan ang hindi kinakailangang paggamit ng chemical na pamatay peste. Kasi po pagka gumamit tayo niya ng mga pamatay peste, ano po yung unang maapektuhan? Yan po yung tinatawag nating mga natural enemies, di po ba? Sila yung katulong nating mag-control ng mga populasyon ng mga peste sa ating palayan. Gumamit ng tamang seeding rate or distansya ng pagtatanim at mga 2 to 3 na tundos lamang kada tudling para noon maiwasan yung pagkapal ng ating mga palay sa bukid. Ang next po ay yung tinatawag nating stem borer o sa Tagalog po aksip. Aksip po. Meron po tayong yellow, white stripe at saka yung gold ring. Yung yellow stem borer po, ito po yung mga Circopaga na species ay common po dito sa Luzon. At saka yung white stem borer ay common naman po yan sa Mindanao. Okay po. At may pangilan-ngilan po tayong mga stripe stem borer. Okay. Ito po, pinapakita lang po dito ay yung kino-compare lang po yung mode ng feeding ng yellow and yung stripe stem borer. Yung yellow and white stem borer ay pag pumasok na po yan sa stem ng ating palay, kailangang mag-isa lang siya. So, mag-isa lang siyang nanginginain doon sa stem ng palay. And then yung kylo, yun yung striped stem borer, pwede silang may kasama doon sa stem ng ating palay. So, ganyan yung kanilang mode of feeding. Ano naman yung mga katangian ng pinsala ng stem borer? Dead heart, pag po nag-occur yung feeding nila during vegetative stage. Ang tawag po dyan ay yung dead heart. Ang dahon sa gitna ay hindi umuusbong. Yan yung nasa gitna nung tiller natin. Natutuyo po sila at saka namamatay na yung pinaka gitna nung ating tiller. Okay, next. Yung mga dahon sa ibaba ay nananatiling berde at malusog. So, yan. Ang sabi nga po, pag may mga damage during the vegetative stage, hindi naman po tayo dapat magkaroon ng intervention or control kasi during vegetative stage, may kakayahan pa po yung ating palay na maka-recover. Yan yung sinasabing compensation. Nakaka-recover pa sila. Yung mga na-damage na tiller, posible pa rin pong
mag-tiller ulit yung ating palay. So, kakapal pa rin sila. Makakompensate nila yung na-damage na tiller. Okay po. Ano naman yung during, yung tinatawag na whiteheads? Ito yung damage. Namumuti po siya, namamatay yung uhay ng palay during the vegetative stage. Ito yung uban na sinasabi. Makikitang puti, namumuti, at tapos mamamatay yung uhay ng palay at walang laman. Makikita nyo na pag binunot po nyo yung, ano, yung uhay, ito ay madaling bunutin. Kasi ay na-damage na kasi yung pinaka-panicle nung palay. So yan po yung whiteheads during the reproductive stage ng ating palay. Ito, yung tunang palay na napipinsala ng stem borer, ito ay pagsusuwi hanggang bago anihin. So, yung damage nila makikita during vegetative stage, yung pagsusuwi, at during the reproductive stage. Okay. Ano po yung mga kondisyon ng palay na gusto ng stem borer? Gustong-gusto po nila na yung, siyempre po, mag-umpisa tayo sa variety na ating tinanim. Pag po mababa yung resistensya ng ating variety na tinanim, sigurado po ay malaki po yung damage na magagawa ng stem borer. Hindi sabayang pagtatanim. Ibig sabihin, hindi po synchronous yung pagtatanim sa isang lugar. Yung pananatili ng pasyok o yung stubbles na pinaggapasan. Kasi po, ang stem borer ay doon nagpupate o yung pupa kasi nila nasa baba ng stubbles. So pag pinanatili natin yung pinaggapasan natin sa ating bukirin, sila ay magiging adult pa po yun. Mag-emerge yung adult, yung moth. Lalabas pa doon sa mga stubbles. So pag naging moth na sila, so sila yung nangingitlog, so makakapagparamit sila ng ano. Okay. Yung palayang walang patubig. Ayan. Ito yung yugto ng buhay ng stem borer. Makikita natin, yung total development time nila ay 32 to 59 days. From egg, tapos may larval stage sila o yung mga uod, yung pupa, at magiging adult. Ang pinaka mapaminsalang damaging stage nitong stem borer ay yung larval stage. Kasi sila yung nagbubutas sa stem ng ating palayan, ng ating stem ng palay. Okay? Ito naman yung study ulit ng prime. Makikita po kung kailan obserbahan sa bawat region noong 2019 yung damage po na whiteheads. Kung saan masasabi po natin na mataas yung damage from as early as January, naobserbahan na po yan at hanggang noong December. Okay po. Kasi nga nag-o-occur sila during the vegetative and yung reproductive stage. Okay. Paano po natin mamamanage itong stem borer, yung pamamahala po? Makipagsabayan ng pagtatanim sa mga kalapit bukid. Ito nga po yung sinasabi ko na yung synchronous planting. Itapat ang pagbubunga ng palay kung kailan mababa ang bilang ng stem borer sa inyong lugar. And then, araruhin agad ang mga pinaggapasan, lalo na kung naging mataas ang pinsala ng stem borer nung nakaraang sakahan. Kaya nga po, sinasabi ko na
yung stables dapat ay araruhin na agad. Huwag natin patagalin na nandun yung ating mga pinagkapasan. Tapos, obserbahan kung kailang may lalabas na paru-paro ng stem borer. At kilalanin at kolektahin ang ilang sample ng itlog ng stem borer upang malaman kung kailan ito mapipisa. Okay po. Next, ano ang tawag sa insekto na to at anong sakit ang ipinakalat nito? Siguro po, kilalang-kilala niyo na po itong insekto na to. At palagi niyo silang nakikita sa inyong bukid pag po kayo ay nagmo-monitor or binibisita ang inyong bukirin. Okay? Ang tawag po dyan ay yung green leafhopper or berdeng husong kabayo. Ano po yung katangian ng pinsala? Ito po ay a vector, tatawag nilang vector, sila yung nagdadala ng virus na sakit ng palay. Yung sinipsip nilang katas na ng palay na may virus ay pwede nilang ilipat sa healthy, sa malusog na palay. Okay. Ganito yung mode of transfer. Kailangan may source. Okay lang po yung kung mataas yung population ng stem borer kasi ay hindi naman siya magdudulot ng malaking damage, pero kung ang pinagkainan ng green leafhopper ay may tungro or may source ng tungro, pag nanginain sila doon sa lugar na yon, pwede nilang ilipat sa mga healthy palay. So yun yung mode of transfer ng disease na tungro. Sila yung nagkakalat ng virus. Kaya tinawag silang vector ng tungro. Ano ang katangian ng tungro? Pag may nakita po tayong nagkukulay dilaw hanggang matingkad na kahel o orange ng mga dahon, posible pong yan ay tungro. And then pag napansin po natin na yung heel ng palay ay bansot, hindi po siya lumalaki, posible din po na meron siyang virus na tungro. Ayan po, hindi po magbubunga yung mga palay na may tungro. Okay. At hindi siya naglalaman. Hindi siya nagkakaroon ng butil. Yung yugto ng palay na napipinsala, pwede po hanggang sa pagsusuwi hanggang sa bago anihin. Pwede po yung maapektuhan ng tungro. Ano naman po yung mga kondisyon ng palayan na nagpapalala ng tungro? Una po ulit, yung variety na may mababang resistensya sa tungro. Yung halamang may sakit na tungro, yung nga pong mga naninilaw. Yung may populasyon ng green leafhopper, ibig sabihin mataas yung populasyon ng green leafhopper sa ating bukirin at meron pa po tayong yung source na tinatawag, yung palay na may sakit, sila po yung nagkakalat ng sakit na tungro. Isa pa po, yung hindi sabayang pagtatanim sa ating lokalidad. Okay po? Ito po ulit yung kung kailan naobserbahan yung tungro sa mga rehiyon, iba't ibang region, from Kar to Region 13 noong 2019. Makikita po, yung ibang region ay mabuti po, walang tungro noong time na yon.
may ilang region lang po ang may naobserbahan na may tungrong. Okay. Paano natin i-manage itong tungro? Magtanim ng variety na matibay sa tungro upang maputol ang panahon ng pananalasa nito. Usually po, ayan yung mga bagong release na variety. Sila yung matibay po sa mga sakit at peste. Bigyan ng sapat na patlang o panahong walang tanim ang bukid upang maputol ang panahon ng pananalasa ng tungro. Kailangan po meron tayong rest period para noon yung cycle ng yung life cycle ng mga peste ay maputol po. Bunutin at alisin sa bukid ang mga halamang nagpapakita ng sintomas ng tungro. Kaya po, kailangan yung regular monitoring natin sa ating bukirin. Pag may nakita po tayo agad na naninilaw, tapos ay alam natin na merong pinanggalingan yung paninilaw na yon, bunutin na po natin yung palay na yon. Pwede po nating ilubog lang sa putik para po hindi na po siya makainan ng mga green leaf hopper po natin. Yan po, yung rice bug. Ano naman po yung katangiang pinsala ng rice bug? Ito pong rice bug ay umaatake during the reproductive stage na po ng ating palay. Isa din po ito sa mga maninipsip o yung sucking insect. Tinutusok po nila yung malagatas na katas ng butil ng palay. So pagka meron na pong yung soft dough o yung malagatas na katas ng butil, gustong-gusto na po yan ng rice bug. Ang damage po nito, mangingitim po yung mga butil ng palay. So bumababa po yung quality ng ating aanihin. At saka hindi po magkakalaman yung butil ng ating palay. Okay. Yung yugto ng palay na napipinsala, ito po ay during the reproductive stage to ripening. Okay po. Kasi doon sila nag-feed doon sa mga panicle na nung palay. Okay. Ano po yung mga kondisyon ng palayan na pabor para sa rice bug? Una po, yung hindi sa bayang pagtatanim o palaging may palay na nasa yugto ng pamumunga. Yung nga po ay asynchronous na pagtatanim. Ito po yung yugto ng buhay ng rice bug. From egg to adult, meron po silang 69 days. Yan po yung kanilang life cycle o yugto ng kanilang buhay. Okay. Yung pamamahala ng rice bug. Yung nga, sabayang pagtatanim at pag-ani. Sapat na panahong walang tanim ang bukid. Yun yung tinatawag na yung rest period para makat lang yung life cycle ng bawat peste. Next ay yung rice black bug. Familiar naman po kayo dyan sa RBB. Ano po yung mga katangian ng RBB, yung rice black bug? Yung RBB ay sumisiksik sa makapal na puno ng palay. Sumisiksik din sila sa bitak ng lupa kung ang bukid ay walang tubig. Ito po ay sucking insect din. So, tinutuyo nila yung ating palay. Ito po yung mga katangian ng pinsala. Dahil sila ay dahil sinisipsip nila yung katas ng palay hanggang sa malanta ang mga ito, tinatawag din itong bug burn.
Ganyan po yung itsura ng na-damage ng rice black bug. And then, mabilis pong lumipat ang rice black bug mula sa natutuyo ng halaman papunta sa malusog na halaman. Siyempre, pag natuyo na nila yung kinakainan nila, lilipat na ulit sila sa malulusog na palay para matuloy-tuloy yung kanilang panginginain. Okay. Idagdag ko lang na yung pareho ng damage ng yung stem borer at saka yung rice black bug. Ang tawag din sa damage during the vegetative stage ay dead hearts. Tapos dun sa during reproductive stage ay whiteheads. Ang kaibahan lang po nito, ang damage ng RBB sa stem borer, pag po damage ng RBB, hindi po siya madaling bunutin. Kasi ay hindi naman po nasipsip lang naman po yung katas nung pinagkainan ng RBB, kaya yung whiteheads po na damage ng rice black bug ay hindi din po madaling bunutin. So yun po yung kaibahan ng kanilang damage. Ito po ulit yung result ng study ng prime doon sa kung kailan po naobserbahan yung rice black bug sa mga rehiyon ng 2019. So makikita dito na halos lahat po ng region ay na-monitor nila na merong rice bug as early as February hanggang December. Okay. Ito po, yung yugto ng palay na napibinsala. Gustong-gusto po nila. During vegetative, gusto din nila hanggang sa reproductive stage. Okay. Ano yung mga kondisyon ng palayan na pabor para sa rice black bug? Yung variety na may mababang resistensya sa BPH, yung makapal at masinsin ang tubling ng lipat tanim, yung makapal na sabog tanim at hindi sabay-sabay na pagtatanim. Okay. Next, ito po yung yugto ng buhay ng rice black bug. More or less makukomplete nila yung life cycle mga 40 to 45 days. Okay. Ito yung rice black bug. Ito na yung data ng rice black bug na naobserbahan noong 2019. Makikita yung may mga region na walang rice bug na naobserbahan, pero yung iba po ay as early as February, meron na po hanggang December. Okay po. Ito na pong observation na to ay depende din po kung kailan nag-establish yung bawat region ng pagtatanim ng kanilang palay. Okay? Yung pamamahala or management po ng rice black bug, yung sabayang pagtatanim, sabog tanim na gumagamit ng sapat na dami ng binhi lamang, yung itapat ang panahon ng pagtatanim na malayo sa panahong mataas ang bilang ng rice black bug sa inyong lugar, at paggamit ng amag na metarhizium. Okay po. Ito pong metarhizium ay available po ito sa ating RCPC, yung Regional Crop Protection. Sila po kasi yung nagma-mass produce nitong metarhizium. Ito po yung amag. Okay.
Dinagdag po dito sa presentation itong fall armyworm, yung Spodoptera frugiferda. Kasi po ito po ay ano, emerging pest. May ongoing project po kasi ang Protection Division. Kasi po naobserbahan nila itong fall armyworm ay nakikita na ito sa may mga report po kasi na naobserbahan na ito sa ating palayan. Pero ito po ay highly polyphagous. Ang main crop po dinadamage nito ay yung corn, sorghum, sugarcane. Pero kung polyphagous nga po sila, maraming crops na pwede silang doon mag-damage. Tapos ito po ay highly migratory. Ibig sabihin, may kakayahan po silang lumipat sa ibang lugar ng within 1,500 to 2,000 kilometers in a short period of time. Kasi ay pwede silang, yung moth ay pwedeng madala, matangay ng hangin. Ngayon po, may dalawang strains, yung rice strain na tinatawag nilang R strain at yung corn strain or yung C strain. Naobserbahan po, ito po ay iba sa yung common na armyworm. Iba po ang itsura noon. Ito po ay may, kumbaga, may distinguishing characteristic po to na merong apat na dot sa kanilang head. Yun po yung fall armyworm. And then, yung management po nito, sabi dito yung regular na pagmamonitor or pagbisita sa ating palayan. Makakatulong po yan. At pwede din po siya sa cultural or physical control. Pwede pong gumamit ng biological control agents, kagaya po ng mga parasitoids, yung mga putakti, yung mga predator, at saka yung mga sakit ng ano ng ating mga insekto. Pwede din pong gumamit ng chemical, yung may mga yung insect growth regulator na kasama. Kasi po ang mode po ng insect growth regulator ay pagka in-spray po ito sa insekto, mai-stop na po yung hindi na po lilipat sa susunod na yugto ng kanilang buhay, yung life cycle. Kumbaga ay doon na sila mamamatay sa ganung stage. Kunyari ay naisprehan siya during larval stage, hindi na po siya magpo-proceed para maging adult. So ganun po yung mode nung insect growth regulator na component ng mga chemical, available chemical control natin. Okay po. Thank you.